Mula sa tanggapang pansangay ng SDO Cabanatuan City sa pamamahala ni Superintendent Teresa Mababa at tanggapan ng media. Sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlungsod at ng CAB-TV, muling sumasahim papawid sa kanyang 12th taon ang Debate Hour! 12th taon nang naghahatid ng balitaan, turuan at talakayan. Debate Hour! Tampukan ng mga napapanahong pangyayari sa mga paaralan mula sa sangay ng kabantuan. Debate Hour! Matuto ng mga aralin sa iba't ibang asignatura at kasaysayan. Debate Hour! Makibahagi sa talakayan ng mga makabuluhang usapin tungkol sa edukasyon. At narito ang mga tigapagpadaloy ng palatuntunang ito. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at manonood. Miyerkules pong muli sa buwan ng Agosto, kaya't nagbabalik ang Debate Hour upang maghatid ng mga huling pangyayari mula sa iba't ibang paaralan sa sangay ng lungsod ng Cabanatuan. Ako po ang inyong makakasama sa Balitaan, Luis Gayachenza, para sa 2nd episode ng Debate Hour sa kanyang 12th taon sa radyo at telebisyon. Sa ating panel discussion segment ay makakabidahan natin sa talakayan ang 20 punong guro mula sa pampublikong paaralang pansekundarya. Ang tinutukoy ko po ay sina Dr. Mary Jane Pascual Santos ng Mayapyap National High School at Ginoong Alberto Santos ng Marciano del Rosario Memorial National High School. Aalamin natin sa ating mga panauhin ang mga paghahandang kanilang isinagawa kaugnay sa hindi na mapipigilang in-person classes para sa taong panuraang 2022-2023 na magsisimula na sa Lunes. Kampante kaya sila sa pagbubukas na ito ng mga paaralan? Sapat kaya ang bilang ng mga guro at classrooms? Malalaman po natin ang kasagutan sa mga tanong na iyan sa 2nd segment ng ating palatuntunan. At upang makapiling na natin ang ating mga panauhin, narito na po ang hanay ng mga balita. Brigada Eskwela ng Polinyo Elementary School, inlan ng suporta. Mga pagawain sa paaralan na solusyonan na. Mga sinid-aralan sa Kalibangbangan Integrated School, handa na sa Agosto 22. Mga guro, patuloy sa pagsasaayos ng mga kagamitan para sa mga bata. Feeding Reading Program, umarangkada na sa Bagong Buhay Elementary School. Brigada Eskwela sa Imelda Integrated School, dinaluhan ng mga stakeholders. Iba't ibang aktibidad isinagawa. Closing program para sa mga batang kasali sa Summer Enhancement Classes, isinagawa sa Mayapyap Elementary School. Offline bakuna ngayong brigada at Project BKD Laban, tinalakay sa Santo Niño Elementary School. Bagong punong guro, itinalaga sa L.O. Francisco Elementary School. Bagong kindergarten classroom ng Akay Elementary School, on the go na para sa darating na pasukan sa Lunes. Lack of partnership, bumida sa Brigada Eskwela Kickoff Ceremony sa Santo Niño Elementary School. Brigada Eskwela 2022 Kickoff Ceremony, ikinasa sa Eastern Cebu National High School. Offline Balik Eskwela Kickoff, idinaos sa Mayapyap Elementary School. 49 na mag-aral ng Juan L. Bautista Elementary School tumanggap ng Certificate of Completion sa katatapos na End of School Year Enhancement Program. Makatbong Integrated School, may bago ng punong guro. Special Program in Journalism, gugulong na sa 4 na pampublikong paaralan ng sangay.
At yan ang mga balitang nakahanay sa linggong ito. Abangan ang detalye ng mga balitang ito sa Miyerkules, ganap na ika-anim hanggang ika-pito at kalahati ng gabi sa CAB TV Channel 16 at 52, kasabay sa DWWJ 684 kHz at sa Facebook live streaming.